Mula pagkasilang hanggang paglaki, dito na sila tumira. Ito na ang kinagisnan nilang tirahan araw-araw, bukod sa tirahan. Ang kalsada rin ang kanilang pasyalan at laruan. Sa kanilang paningin, hanggang dito na lang sila. Sa paningin ng iba, mayroon pa silang pag-asa. Isa na dito, si John Paul. Labada lang po trabaho ni Mama. Si Papa Construction, di po kami namamasyal. Ngunit isang araw, nag-iba ang kanilang pasyalan. Hindi na sa kalsada, kundi sa isang mall. Tuwang-tuwa po ako. Gusto ko tumalon. Dinala sila ng Operation Blessing at Church So Blessed para maranasan din nilang makapanood ng Superbook sa big screen. Kahit ito pong regalo sa akin ng Diyos ngayong birthday ko, na makapunta sa mall na ganito. Ang ganda-ganda po. Marami sa kanila ay ngayon lang nakapunta sa mall. Sobrang nag-enjoy sila, hindi lang sa panonood ng Superbook, kundi sa pakikipaglaro sa mga ibang dumalo sa Superbook Be the Hero of Change Tour. Nag-perform din ang ventriloquist na si Ruther Orquia at kumanta ang mga sikat na batang singers na sina Reynandel Anay, Esang de Torres at Zephanie de Marana. Somehow I see myself in them because I grew up in the slums. Lumaki ako sa isang area na underprivileged. Kaya pinipush ko sa kanila na mangarap kayo. Ang event na ito ay tinawag na Be the Hero of Change. Ngunit paanong ang isang batang lumaki sa kalye ay magiging bida o hero of change? Nang minsang makapanood si John Paul ng Superbook sa Church So Blessed, tumatak sa isip niya ang pamibigay ni Jesus ng kanyang buhay para maligtas ang mga tao. Nagsiswimming po kami ng mga kaibigan ko. Basta lang kami may nakita ang nalulunod. Bata pa po siya, tinulungan ko. Tulungan ko po sa Superbook na kailangan tumulong. This is really what Superbook is all about. It's not just a program that they will watch, but we really want to bring Jesus to them and make sure that whatever seeds we're planting in their heart, gagawin natin yung little part natin to see that it's growing. Patunay lamang na anuman ang edad at kinalakhan, maaaring maging hero sa kanilang munting paraan. Pero, sino nga ba ang tunay na hero? Ang hero ng buhay ko ay si Jesus, na matay siya sa krus para malinis ang ating kasalanan. When you take that to heart and when you make God your number one hero, then eventually parang lahat ng mga nasa paligid mo iisipin, parang ano bang meron siya? Why is he so strong? Why is he so brave? Ba't ang tapang niya? And then pag tinanong sila, ba't ang tapang-tapang mo? Siyempre sasabihin ng bata, because God is with me. Then he becomes a hero to everybody. Ang pagiging hero ay ang makatulong sa ibang tao, sa nangangailangan, sa lahat. Yan si John Paul, isang street kid, isang batang Superbook, isang hero.